did you know that your baby boy would someday walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? The dying will see, the dead will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the land. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy was heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the Good evening po, brothers and sisters. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin muli sa gabing ito sa ating Bible study. Ano po. Sana maintindihan po natin ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi at may He give us the courage to apply it. So bago tayo mag-umpisa, Gerald, can you lead us in prayer? Okay. Thank you, Lord, for this day or this night. Nag-prepare pa namin yung lesson for today. Sana may ma-pick up kami for this week. And may you give us wisdom and revelation. Amen. 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 So, last week, anong pinag-usapan natin, Mon? Ang umagkwento? Si Jacob at saka si Esau. Esau. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano nangyari? God restored them. Yung nag nagalit si Esau kay Jacob kasi si kinuha ni Jacob yung blessing for the firstborn. Okay. Ano pa pinag-usapan saka natin? Yung si Joseph at saka yung mga brothers. Ay? Napunta sa Egypt kasi galit yung mga kapatid niya dahil sa dreams. Okay. Kaya yung napunta siya sa Egypt and God was with Jesus, Joseph. Napunta sa prison dahil kay Potiphar's wife. Okay. At saka yung dream ng Pharaoh ininterpret ni Joseph kaya naging second in command ng Egypt si Joseph. Joseph. At
at naka bumalik yung may drought, may famine. Doon sa Egypt, bumili yung kapatid ni Joseph doon na nagpakilala si Joseph na ako ang kapatid niyo na binenta niyo noon. Pero na-restore. Na-restore relationship. So truly, God is a God of restoration, brothers and sisters, dito nga sa kwento ng buhay na mula kay Jacob hanggang sa anak niyang si Joseph at na-restore yung mga relationship. Talaga naman ang Panginoon ay gagawa po siya ng paraan upang ma-restore ang mga relasyon na nasira. Kaya unang-una nga pong dapat natin gawin ay mag-forgive, no, dun sa mga nanakit sa atin, and forget yung kanilang mga ginawang masama. At parang kay Joseph, no, nakita niya that yung pangyayaring yun na pang-api sa kanya ng mga kapatid ay it turned to his advantage. No? So, na-acknowledge na yun, niya yun na God turned to his advantage yung pagbenta sa kanya ng mga kapatid niya sa Egypt. Yan. So, I hope, brothers and sisters, yung natutunan natin doon ay na-apply natin at nag-reflect na tayo kung sino yung mga taong hindi pa natin na-forgive, at sana po na-actionan na natin na lumapit sa kanila, makipag-usap. Kung hindi pa po, pagpatulong po tayo sa Panginoon kung paano magkaroon ng opportunity for us to talk to those people at sana magkaroon na nga po ng reconciliation. Kasi yun nga po ang mensahe ng Pasko, no? Kaya nagpunta si Jesus sa ating mundo upang ma-reconcile po ang relasyon natin sa Panginoon. Amen. Diba? At isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin, no? For our reconciliation to the Father. Ngayong gabi po, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol kay Mary. So, yung ating awit kanina, yung Mary, Did You Know? Napakagaling ng mga gumagawa ng mga awit talaga, no? Ang ganda nung the child that you delivered will soon deliver you, no? Kasi si Mary din po, meron din po siyang kasalanan, kasi lahat nga po tayo, because of one man who sinned, no, si Adam, lahat po tayo naging sinners. So, may naman na rin po si Mary na kasalanan. And she also needs a savior, no? Kaya nga po yung word na highly favored si Mary is, yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi po. Ano po? So, stay put po kayo dyan. Yung ating mga verses ay makikita po sa Luke 1:26-38. At saka Matthew 1:19-24. So bago po tayo magkwento tungkol ka sa Luke 1, pag-usapan natin sandali yung background po ni Mary. Aaron, pakibasa nga itong Mary's background. She was just a young teenager in an unimportant town called Nazareth in the hills of Galilee. She came from a poor but honorable family. Her family were descendants of Israel's greatest king, David. She'd been carefully trained in the scriptures and knew great portions of them by heart. She knew that God had promised to send the Messiah, one who would rescue her people, Israel, and be their king. For 400 years, God had been silent. No new scripture was written, no prophets had spoken. Every Jewish girl prayed to be the mother of this Messiah. Mary loved God and wanted to serve Him with all her heart. But she was just a poor girl in an insignificant town from a humble family with no great expectations that her life was going to be any different from her mother's or from that of the other women in her town. In her day, a girl was betrothed.
the throat. Mm-hmm. When she reached puberty, and it usually was a year before she was married, Mary was betrothed to Joseph. They would be married within a year, and she was spending this last year in her home learning how to be a good Jewish wife and mother. Joseph was a carpenter, hardworking and responsible. He was a kind man, and the more Mary knew him, the more she appreciated his sensitivity and his gentleness toward her. Life would be good with Joseph. She was so glad that her parents had made such a good match for her. Mm-hmm. So, noon medyo bata pa lang po, no? Parang teenager pa lang ang mga babae na naipagkakasundo na po sila kung sino yung kanilang mga mapapangasawa, no? So betrothed nga itong si Mary, and it will take parang 1 year muna yon bago yung totoong kasal. So hindi pa muna sila nagsasama nung kumbaga boyfriend kung sino man yung kanyang sa napagkasundo. Yung panahon ngayon, yung engage. Parang engage na siya pero hindi pa ikakasal. Ganun. So, alam po nila Mary, dahil nga noon po yung mga Israelites ay talagang inaaral po nila yung Bible. So, alam nila that the Messiah will be born of a virgin. No, nasa Isaiah 14:7 po yan, kagaya nung natakal ni Pastor po nung Sunday, ano po. Okay, so yun po yung background ni Mary. So, bata pa siya, actually. No? Pero alam niya po ang scripture. Okay, so walang expectation. Akala niya simpleng buhay lang din, kagaya ng kanyang mga parents, o kanyang mga pinsan, o kanyang mga auntie, no? Pareho lang ang buhay, same-same, no? Walang expectation na meron palang plano ang Panginoon sa kanya, no? So, mababasa po natin yung plano na yan ng Panginoon sa kanyang buhay sa Luke 1, starting sa verse 26. Sige nga, dandan. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end." Wow! Galing naman, no? Ano kaya ang ma-feel mo pag ganyan naman ang balita, no? Kuro, na-nervyos talaga. Talagang normal lang po yung reaction ni Mary na matakot, no? Kasi sabi nga kanina, God was silent for 400 years. So, talagang walang naririnig, mga angels na nagpapakita and so on. So, ito biglang may angel nagpakita kay Mary. Siyempre, medyo natakot naman siya ng konti. Eh, normal reaction lang po yan, di ba? Kasi minsan baka akala mo multo lang. Biglang umapir na bigla, no? Pero kinalma po siya ng angel at yun nga, sabi niya, "Do not be afraid, for you have found favor with God." No? Favor po ng Panginoon. Actually, sa ibang translation sa Greek, sabi ang favor ay charito, no? Which is also translated as grace. No? Opo. Yan. So, ituloy natin yung basa, Je. And Mary said to the angel, "How will this be since I am a virgin?" And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the Lord, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child will to be born will be called
holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the sixth month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God. And Mary said, behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Wow. So, dito naman, syempre, medyo, anong, paano mangyayari? Diba? Kasi virgin po ako, sabi ni Mary. Medyo nakakagulat yung balita. I'm sure Mary na excited siya kasi, ako pala? Ako pala yung virgin na sinasabi dun sa Isaiah, no? Na magpapanganak ng Messiah. Wow! Pero teka lang, paano po mangyayari yun, di ba? Sabi niya, since I am a virgin, no? At sabi nga ng angel that the Holy Spirit will come upon her and the power of the Most High will overshadow her, no? Yun, ang galing naman. At dito, dineclare pa ng angel na yung ipapanganak mo is holy and is the Son of God. Siyempre, talagang wow, di ba? And Mary said, I am the servant of the Lord. Yung iba nga pong translation, I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word. So, hindi na po siya, nung naintindihan niya na kung paano mangyayari, kasi nga po, virgin naman siya, no? So, yun, agad-agad, sabi niya, let it be done unto me according to your word. Wow. Napakagandang sagot po. Ano po? Ni Mary sa angel. Napakagandang sagot sa kalooban ng Panginoon. No, this is the will of God for her life. At sabi niya, napakahumble niya. No? I am the servant of the Lord. Let it be done unto me according to your word. Wow, ang galing naman talaga, no? So, napaka-importante itong yes ni Mary. Kung hindi, walang Christmas, no? Kung hindi, kailangan pa, ano, iba siguro ang mga mapipili ng Panginoon. May second option kaya si Lord kung sakaling nag-no si Mary. Oo, kasi, di ba, may will po ang tao, hindi naman po ipipilit ng Panginoon. May free choice tayo dyan. Pero napakahalaga po na nag-yes si Mary dito. So, ano po yung makikita natin dito sa kwento, no? So, napansin ko po yung mga dito sa pag-conversation na ito, nakita ko talaga that Mary showed an attitude of trust, no? Ano man ang mangyari nito, di ba? She has that attitude of trust. In-spell ko po yung trust, no? Truthful po yung una, no? Kasi, sabi niya, I am a virgin. Hindi po to pwedeng scripted, no? Na alam niya na hindi siya pwedeng magsinungaling. At, alam din ng angel na totoong virgin siya. So, talagang dito, alam niya sa sarili niya, she is truthful na nagsabing she is a virgin. So, ang nakita rin natin dito, very respectful yung ay natin dyan. Kasi, no, I am the servant of the Lord. Very humble po niyang sinabi na ako ay servant lang ng Panginoon. And, yung you is understanding, no? Kasi, mahirap pong intindihin din. Paano mangyayari, no? But sabi nga ng, ano, naniwala siya doon sa angel na nagsabing, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Nakita ko rin po yung pagkasubmissive dito ni Mary. Let it be done unto me according to thy word. Tama ba, Mon? And overall, Mon? Trusting, no? Kasi, Ito na, the big thing that everybody is waiting for. Magkakaroon na po ng Messiah. At ano kaya ang mangyayari?
kailangan trusting yung attitude mo dyan. Kung hindi, medyo maguguluhan ka. So, nakita ko po dito, may konting dilema nga lang po. Itong yes ni Mary, may consequence. Kasi, no, medyo nakalimutan niya yata, na-engage siya. No? So, ang una niyang ginawa, syempre, ay pumunta kay ano, Joseph, para sabihin yung totoo, no? Oo. Excited siya, syempre, dahil nasusulat nga po sa prophecy that the Messiah will be born of a virgin, no? So, alam niya yun, super excited siya dyan, kaya nakalimutan niya, hindi niya tinanong yung angel, paano po yan? Anong sasabihin ko kay Joseph? Wala siyang tinanong na gano'n, di ba? Kasi pwede naman niyang tanungin. Yun lang po, yes po ako dyan, pero paano yun? Paano pong mangyayari? Anong sasabihin kay ni Joseph pag nalaman niyang pregnant ako, di ba? Oh, medyo may dilema. Pero hindi niya na yun sinabi sa angel. She trust na bahala na ang Lord doon. Diba? Tama ba, Mon? Kasi pwedeng maisip niya yun. Tsaka syempre yung family, friends. Bakit biglang nabundi si Mary? Diba? Napakahirap nun. Nako. Nung unang panahon po yan, ini-stone to death. No, kasi pinagsususpechahan na po yan na parang nagkaroon na ng adultery or sexual sin itong si Mary. No, pero very confident si Mary, di ba? I am a virgin. No? So, medyo siguro yung Mary's gladness suddenly turned into sadness for a moment. Kasi naisip niya, hala, paano ako tatanggapin ni Joseph ngayon? No, i-confess ko ba? Di ba? So, palagay ko, kinonfess niya kay Joseph. Yun. At eto nga, anong naging reaction ni Joseph mo? And her husband, Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Yon, no? So, nag-intervene po ang Panginoon sa problema ni Mary, no? Dahil nag-yes naman agad si Mary at hindi siya nag-worry o hindi na siya ng problema na angel, paano si Joseph? Wala nang ganon siyang sinabi, ano? But I'm sure nagkaroon ng drama kumbaga nung sinabi ni Mary kay Joseph, di ba? Kasi ito nagplano si Joseph na i-divorce na siya. No? Oo. Pero si being a good man naman tong si Joseph, ano naman, ayaw niyang ipahamak din tong si Mary, pero resolve na siya sa sarili niya na i-divorce. No? Biruin mo yan, ano? So, sabi siguro ni Mary, ito yung sinabi ng Lord sa akin, mabubuntis ako, and it will be by the power of the Holy Spirit.
Ngayon, kung hindi ka naniniwala, ano nang magagawa ko, di ba? So, God intervened, no? Para, no, mapanaginipan, masabihan si Joseph na huwag siyang matakot to take Mary as his wife, no? At ito nga, tinestify na ng angel mismo na totoo yung sinabi ni Mary sa'yo na yung kinoconceive niya ngayon na baby ay nanggaling sa Holy Spirit. Yan. So, brothers and sisters, pag meron pong ipagagawa sa atin ng Panginoon, and when we say yes, He will make sure na siya rin po ang bahalang magbigay ng mga solusyon kung meron man pong magiging problema. Yan po yung nakita natin dito. Siguro po ang question ng marami, bakit si Mary? Now, why did God choose Mary? Ano sa palagay mo? Pure. Yan. So, pure po si Mary, no? At kaya siya very confident, I am a virgin. She kept herself as a virgin, no? Before marriage, no? Ito, napaka-importante po, no? Sa ating mga kabataan dyan, kailangan po natin ito, no? Or kahit hindi kabataan, kahit adult, before we get married, sana gayahin natin si Mary that we should be, no, pure, no, virgin. Yan po yung sana tularan natin si Mother Mary. Ano pa yung nakita natin na attitude, Aaron? Humble, yon. Hindi siya prideful, ano? No? Hindi siya yung ipinamalita na sa lahat, no? Pinamalita na, oh, ako yung nandito na ang Messiah. Meron mo, ano kayong mangyayari? May kilala tayo yung napag-usapan natin last week. Nung nag-dream, nung binalita niya, muntik siyang patahin dahil lang sa punento niya yung dream niya. Malala mo? Oo. Sino? Yung si Joseph. Si Joseph. Yun, di ba? So, no, mahirap din po na i-chismis natin ang mga bagay-bagay na kung minsan ay sensitive, no? So, ito po sensitive syempre itong pagbubuntis ni Mary ng Messiah. Kasi, nung panahon na po yon ay ang king ay si King Herod. No? So, kung mababasa po natin yung mga susunod pang nangyari, eh, pinapatay nga ni Herod ang mga bata na under 2 years old. Dahil nalaman niya lang na isa sa mga napanganak ay siya ang magiging next na king. O siya yung Messiah. No? So, napaka-importante na naging humble lang si Mary, no, na hindi siya nagyabang sa mga tao at hindi niya pinalathala in newspaper. Hindi niya nilagay sa social media na siya ang pinili ng Panginoon. Kasi po may consequences po if she will announce this secret. Hindi po lahat kasi ay matutuwa kung minsan kung meron tayong blessing. When we are highly favored, ang akala ng mga iba ay materialistic lang tayo, ganyan. O kaya, mainggit yung iba, no? Some will be jealous, some will be threatened, no? No? Itong blessing na ito kay Mary, no? Pwedeng mag-endanger sa buhay niya at sa buhay ng baby niya, nasa tiyan niya. Ganon. So, importante talaga na hindi nagyabang itong si Mary, no? Naging humble lang siya. So, ano pa kaya dandan? Obedient. Yun, very obedient, no? Si Mary, di ba? Kasi, let it be done to me according to your word. Sabi niya, no? Wala nang mga ibang-ibang rason. Yes na agad. Tama? Wala siyang questions. Walang question. Ang tinanong niya lang, paano? Kasi nga virgin siya. Ano? At sa tingin ko, she is also very brave.
mahirap dun po ito, di ba? Malala ko yung, kung napanood nyo po yung movie na Nativity, nag-uusap si Mary at si Joseph, sabi nila, paano kaya natin palalakihin ang baby? Itong anak natin, eh God nga siya, eh mas marunong siya sa atin. Ano naman ang maituturo natin sa kanya? Eh alam niya na lahat. So ngayon, maraming questions, maraming nagwa-wonder sa isip, paano palalakihin, no? Di ba kasi, totoo naman po, di ba? Eh, in-announce nga ng angel na yung i-conceive mo ay Son of God. Eh, alam naman natin, God made everything, di ba? Including us. So, syempre, oo nga naman, ano kayang gagawin niya? Di ba? Medyo, hindi ko alam kung anong mangyayari. But still, no, Mary was courageous to face whatever it is that will happen. No? Ano lang siya? Kalmado lang, no? At bahala ng Panginoon kung ano ang mga mangyayari. Napansin ko nga po sa maraming instances, no? There are uncertainties, pero may mga time na nung nawala si Mary sa ano, ay si Jesus, di ba? Nawala sa temple, tapos nung sabi ni Mary, "Nak, hinahanap-hanap ka namin, saan ka ba nagpunta?" Tapos sabi ni Jesus, "Hindi niyo ba alam na dapat nandun ako sa bahay ng aking ama? Yeah? Didn't you know that I should be in my father's house?" Yung nasa temple, no? But dun sa Luke 2:19, nung sinagot siya ni Jesus ng ganun, "Mary treasured all these things, pondering them in her heart." So, isa pang maganda pong na characteristic ni Mary talaga is she is discreet. Alam niyo yon. Yung alam niya na sensitive yung sekreto niya, no? And she knows how to keep things to herself. No, maraming instances na Mary treasured up all these things in her heart. No? "Why were you looking for me?" sabi niya. Luke 2:49 pala, no? Yon. Tapos nung binisit din siya ng mga shepherds, ganun din. She treasured everything in her heart. No? Hindi niya pinalathala. So isa yun sa magandang ugali ni Mary. She knows when to be discreet. Discreet is when you keep yung certain things or secrets. Kasi, sasarili mo. Sasarili mo. Kasi alam mo na pag pinalathala mo yan, magkakaroon ng problema. Yan. So, sana po tayo rin ay mga kaibigan na ano, pag sinabing, "Oh, sister, secret lang to, ha. Huwag yung sabihin mo din sa kanya, tapos secret lang din to, tapos secret lang din to." Sinabi mo na lahat yung secret, no? Kaya minsan marami na mapahama kasi yung secret sinabi, no? Yun, okay. So, napaka-important, napaka-ganda ng character po ni Mary na yan. So, ang nakita po natin, she is pure, she is not prideful, and she is perfect for the role. Dahil obedient siya, brave siya, and she knows when to be discreet, no? So, napakaganda naman ng ugali ni Mary na kailangan sana nating tularan, brothers and sisters, ano? Okay, so, ano pa? What do you think? So, aside from Mary being trustworthy, no? And obedient, and humble, and discreet, and brave. Why did God choose Mary? Ano pa ya? She trusts the Lord's plan and purpose to save His people. Oo. Yung she trusts the Lord's plan and purpose for Jesus, no? To save His people, di ba? Alam niya eh. Alam niya na yung plano ng Panginoon that a Savior will be born, a Messiah will be born.
At she also trusts that God will provide and protect them. Diba? Oo. Diba? Pag kalooban ng Panginoon ang ginawa po natin, siya po ang bahala. No? He will give everything we need. No? At she trusts that the Lord's presence is there, no, in all circumstances. Maraming bagay pong hindi niya maintindihan yan, syempre. Lalo na yung pagkamatay ni Jesus sa the cross. Ang hirap nun, no? Ikaw na ina na ayaw mong padapuan ng lamok ng anak mo, tapos pinagbubugbog lang at mga winip ng napakarami, crown of thorns. Very painful po yun sa isang ina na nag-alaga ng anak mula maliit. No, kasi 30 years old na po si Joseph, Jesus nung nag-start po yung ministry niya po, 'di ba? Nung umiwalay na siya sa kanila. No, talagang for all 30 years, hindi po natin alam yung mga nangyari, but surely Mary was a good mother to Jesus. No? O yung first miracle nga ni Jesus, 'di ba? Is pinagbigyan po niya ang kanyang mother because of the faith of Mother Mary. Maalala niya yung Jesus turned water into wine sa wedding na sa Cana. No? So, nakita po natin dalawang word, no? Mary is trustworthy and Mary is trusting. Yun po yung nakita natin na character ni Mary. Oh, she is trustworthy to keep secret, to be obedient, no, to be trustworthy din yung pagiging pure yan, no. You kept yourself, you are worthy of the trust of the Lord, diba? Yon, okay. So ano pong reflection natin dito, brothers and sisters? Sa tingin mo, Mon? We are all born for a purpose. Then, God says, Psalm 139, all the days ordained for us are already written in His book. Oh, di ba? So like Mary po, lahat po tayo, hindi po aksidenteng nabuhay. Hindi aksidenteng pinanganak po, ano? Lahat po tayo may purpose. No, hindi lang po si Mary ang may purpose sa buhay niya. Si Mary, napakaganda po ng naging purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Yung naging role niya sa ating salvation ay napakalaki din po. Of course, Jesus saved us. Pero marami rin pong mga tao ang ginampanan yung mga role na binigay sa kanila ng Panginoon, like Mary and Joseph. So, lahat po tayo may purpose. No? Hindi tayo basta lang nabuhay ng walang ano, dahilan. No. Sabi sa Jeremiah, before you were born, I knew you. I set you apart. No, di ba? Galingan mo yan, brothers and sisters. So, sana po, no, alam natin na may purpose tayo. At ang napakaganda po nito, di ba? We are all, ang gusto ko pong ano, talagang ina-announce, we are all destined for greatness. Amen. No? Hindi man, iba-iba man po, no? So, yung iba, destined to be president. Yung iba siguro, destined to be farmer. Or destined to be a politician, I don't know. Or destined to be an engineer, a doctor, ano, a housewife, a mother. Diba? Lahat po tayo may role, pero hindi po natin dapat minamaliit yung mga roles po natin, no? Kasi ito nga, malay ba ni ano, ni ng nanay ni Mary, na si Mary pala ay ano, magiging nanay ng Messiah, diba? Malay ba ng lola ni Mary na magiging apo niya pala si Jesus, no? On the human context, di ba? Oh, hindi po natin alam. No, malay natin, no, yung magiging apo kay Aaron, baka maging president. I don't know. It depends, di ba?
Oo, yung kay Arvin, na presidente rin. Gusto mo? CEO, I don't know, anong gusto niyong role? Or, good father, why not? Diba? Oo, I mean, marami po, iba-iba man po tayo ng role, sana po nagagampanan po natin yung role na binigay ng Panginoon sa atin. O yung purpose natin, sana alam natin. No po? Oo, kasi God knows, sabi nga dito, yung God has ordained all the days of our life. So, ito ang tatahakin mo. Ngayon, kung nag-iba ang choice mo dito sa kantong to, nag-right ka instead of left, okay, sabi na Lord, recalculating, parang yung GPS, ano, okay, dito naman yung route mo, para doon ka pa rin makarating sa yung destination. Amen. Tama ba? Oo, parang GPS po, minsan yung direction ng buhay natin, minsan ayaw natin sundin si GPS, no? Pero hindi naman siya nagagalit eh. Diba? Nagagalit ba? Yung salita sa GPS? Teka lang, maling ginawa mo ha. Walang ganun, diba? Sasabihin niya lang, recalculating. Okay. So, parang ganun po ang buhay din po natin. Pag nalilihis po tayo, meron pong way ang Panginoon para ibalik tayo uli sa landas. Yan. Sana lang po ay naintindihan natin at nasusundan natin yung tamang path. No? Naalala ko yung kay si Jonah. Mm. Sabi ng Lord, puntahan ka sa Ninibe. Mm. Eh, ibang way. Oh, instead na pag-anong gumanon. Oh. Oh, edi nakatikim siya. Nang ano, shipwreck. Storm, at saka tinapon sa dagat. Oh, at inispit ng kapatid mo. Balik. Inispit ng mga pinsan niyo, si Jonah. Balena eh, no? Yun, tama. And the Lord called Jonah a second time. Di ba? Recalculating. Sige, pero balik, no? So, ganun po. So, mga brothers and sisters, God has given us talents, has given us families, situations, everything, no? Para ma-achieve natin yung purpose natin. Sana lang po naintindihan natin kung minsan ang mga mensahe ng mga circumstances na nangyayari sa ating buhay. So, ang tanong po siguro is, are you moving towards the path that God has laid for you? Parang itong si Mary, yes ka agad sa Panginoon. Ngayon, kung hindi po, kung sa tingin nyo po ay hindi yata tama yung path na natatahak nyo po, it's time to seek the Lord, to seek His guidance, to seek His will. At pag naman po lumapit tayo sa Panginoon, talagang igagay naman po niya tayo kung saan man path tayo dapat. No? Parang ito, medyo nahirapan si Mary kung i-convince si Joseph na anak ng Diyos itong dinadala ko. Kaya nag-isip si Joseph na i-divorce. Pero, nag-intervene si Lord. Sinabihan niya si Joseph. Okay, may sasabihin ka. Sorry. Yung sinabi mo kanina sa Hebrews 13, Come boldly to the throne of grace. Para malaman po natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay, kung medyo nalilito pa po tayo, nako-confuse tayo, ano nga bang purpose ko sa mundong ito? Ay, unang-una pong sagot dyan is, we are made to worship the Lord. We are made to give glory to the Lord. Ano po? And we are made to enjoy life to the full because of what Jesus has done. Yan. Okay. Ano pa pong reflection natin dyan? So, like Mary, meron po din pong mensahe ang Panginoon sa atin araw-araw. May mga angels din po na nandyan, nagsasabi sa atin na minsan araw-araw ang mga mensahe. Or, the Holy Spirit within us po. Yung ating pasyensya. Siyang nagsasabi, mali yan, tama yan. O, ito gawin mo. Guidance, counselor natin yan eh, si Holy Spirit. Kaya makinig lang po tayo.
So God also talks to us in mga circumstances sa buhay natin, di ba? Impressions, events in our lives, no? Sa araw-araw po, dami pong mensahe, no? Pag very grateful tayo sa Panginoon, i-open niya po yung ating mga mata to all yung mga messages niya sa atin araw-araw. So, ang tanong din po siguro sa atin is, how are we responding to God's call? How are we responding to God's messages? Sana po kagaya po tayo ni Mary na very obedient, very humble, but brave, no? Are we also preparing ourselves for God to work in our lives? Prepared po ba tayo? Paggagamitin tayo ng Lord for a higher purpose. Mary prepared herself by keeping herself pure. Kasi kung hindi po siya virgin, eh hindi po siya magiging nanay ni Jesus. No? So, she kept herself ready by being pure. No, she keep herself ready for God's purpose by making sure na she is a virgin. Diba po? No. So tayo ba, are we preparing also ourselves para sa greater purpose ng Panginoon? No? Limbawa po na, isa po tayong estudyante. No, ano ba kaya ang gagawin ni Lord sa akin sa future? So, to prepare ourselves bilang estudyante, mag-aaral po, di ba? Mag-aaral. And later on, kung may ipapagawa ang Panginoon sa atin, kung ano man yung ating purpose, mangyayari at nakahanda po tayo. Di ba po? So, meron din po tayong preparasyon na gagawin sa sarili natin, kagaya nga po ni Mary. She kept herself pure kasi sabi sa Isaiah, a virgin will conceive and bear a son and they shall call him Emmanuel. Eh kung hindi po siya virgin, sabi ko nga, hindi po siya mapipili. So, ang lesson po talaga tonight is, let's follow Mary's example po. Tama po ba? So, ano po ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Anong will? Anong purpose? Sana maging obedient, humble, maging discreet, maging trustworthy, and maging trusting po tayong lahat. Yan po, sana yung ating pagmuni-munihan sa week na ito upang maintindihan po natin yung kalooban ng Panginoon at sabihin natin sa sarili natin paano kaya tayo maging katulad ni Mary sa pag-respond sa call ng mission na ibibigay ng Panginoon sa atin. Tama ba? Okay. Anything else, Mon? Okay, ganun. Okay. Any comments, kids? Okay. Okay po. So, yun lang po, brothers and sisters. Let's follow Mary's example sa calling ng mga Panginoon, yung purpose ng Panginoon, yung mission na ibibigay niya o binigay niya sa ating lahat. Okay po, so may God bless you, may God keep you, may you enjoy His love, His peace, and joy this season. In Jesus' name we pray, Amen. Amen.